Welcome back to my channel. Ngayon naman po ay gagawa tayo ng masarap, malambot at makulay na puto. Swak na swak po itong gawing pangnegosyo at syempre pagmeryenda ng buong pamilya. So first step po na gawin natin ay combine natin lahat ng dry ingredients. So sift po natin ang 2 cups ng all-purpose flour. Tablespoon ng baking powder. Tapos 1 cup ng white sugar. And then haluin po natin ito hanggang sa mag-mix po lahat ng ating dry ingredients. Okay, so wet ingredients naman po tayo. Kailangan natin dito ng 2-piece na small-sized egg. And then 1 tablespoon melted butter. And 1/3 cup evaporated milk. So haluin lang po natin ito. And then magdagdag tayo ng 1 1/3 cup ng water. Haluin natin. And then combine na po natin yung wet and dry ingredients natin. Haluin natin, pero huwag po itong ma-overmix. Kailangan lang po na wala na tayong makitang lumps or buong harina. And that's enough. So rest po natin ito ng 10 minutes. Habang nire-rest natin ang ating mixture ay papahiran natin ang ating mga molders ng oil. Pero yung sa ilalim lang po, bandang ilalim lang, wag na po yung side or yung gilid. Pero yung oil niya po ay wag masyadong madami, parang konting-konti lang po, manipis na manipis lang. And after 10 minutes, ito na yung ating mixture. So ang gagawin natin ay kukulayan natin ito ng dalawang kulay. So dalawa muna po. Kung kaya nyo po na tatluhin nyo or apat, much better. So naglagay po ako dito ng red food color. So kapag syempre hinalo ko ito, magiging pink po siya. And then egg yellow food color, which is ang kalalabasan niya ay yellow. Alright, so hinati ko lang yung ating mixture. So isalin ko lang po, ito po ang gagamitin ko. So isasalin na po natin ito sa ating molders ng ganito. Okay, so ganito lang po ang gagawin natin hanggang malagyan natin lahat ng molders natin. Alright. So next step naman ay steam po natin ito. Okay, so steam po natin ito ng mga 15 to 20 minutes. Pero yung first 5 minutes po ay kailangan na medyo malakas yung apoy natin. And then yung natitira po ay kailangan medyo mahina na siya. Silalagay na po natin ang ating cheese sa ibabaw. Steam pa natin ng another 1 minute. And after a minute, ito na ang ating finished product. Okay, so i-unmold na po natin ito. Ayan, kita nyo naman. So kaya po natin nilalagyan ng bahagyang oil sa ilalim para hindi tayo mahirapang mag-unmold ng ating puto. Alright, so ready na po ito.
ito na nga po ang ating makulay na puto. At ngayon, titingnan naman natin ang kanyang texture. Ayan, so malambot po ito mga kasosyo. Ayan o. Oh. Okay, so mga kasosyo, yan lang po muna. So sana po nagustuhan nyo po ang aking recipe for today. Thank you for watching. Abangan nyo pa po ang susunod ko pang video. Bye!